Ang women's volleyball team ng Pilipinas ay nabigong makapasok sa classification round ng Asian Women's Club Volleyball Championship. Matatandaan na isang panalo lang ang naitala ng Pilipinas under the Chocomucho Club nang natalo nga nila ang kapwa Philippine team na Rebisco. Natalo ng Chocomucho ang Rebisco in 4 sets, 22-25, 25-17, 25-19, and 25-17. At dahil nga sa maagang natapos ang kampanya ng Pilipinas sa AVC Cup, muling naging usap-usapan ang ginawang selection process ng PNVF. At nitong nakaraang araw lang, naglabas ng official statement ang ating PNVF President na si Tad Susara tungkol sa isyu ng politika sa volleyball. Tinanong si Tad Susara kung may halong politika nga ba ang desisyon nilang hindi isama sa lineup sina Alyssa Valdez at Gia Morado. At ito ang naging sagot niya. Ayon pa kay PNVF President Ramon Tad Susara, siya mismo ang nanguna sa paggawa ng 10-point strategy para palakasin ang sistema ng Philippine volleyball. Kasama nga sa plano ni Tad Susara ang pagkuha sa Brazilian consultant na si Coach Jorge Zoza de Brito para matutukan ang mga players ng bansa. Pagpa niya, si Coach Jorge kasamang ibang national coaches ay tinutukang mabuti ang pagpili ng mga players kung saan maraming videotapes ng mga laro ang kanilang pinanood at binasehan din nila ang statistics ng mga players. Gayunpaman, kung ang naging basis pala ng PNVF sa pagpili ng mga players ay ang performance at statistics, paano kaya nila ma-justify ang hindi pagsama kina Alyssa Valdez na top scorer ng PVL 2021 Open Conference, Gia Morado na best setter, at Kat Arado na kilala bilang isa sa mga pinakamagaling na libero sa bansa? At may sagot po si Tad Susara sa tanong na ito. Ayon sa kanya, ang recommendation daw ng mga players ay nanggaling mismo sa mga coaches. At under nga sa bagong PNVF guidelines, ang national head coach ang may final say kung sino ang isasama at sino ang hindi. Dagdag pa ng PNVF President, hindi daw basihan kung sino ang pinakasikat o pinakagusto ng fans at ng media. Purely based on performance and statistics daw ang kanilang naging desisyon at walang halong politika. Sa kabila nga ng kaliwatkan ng batikos na tinanggap ng PNVF, umaasa sila na darating ang araw na magiging solido rin ang suporta ng volleyball fans sa kanilang selection team gaya ng pagsuporta nga ng mga basketball fans sa PBA. Dagdag pa nito, meron daw malaking volleyball event na gaganapin sa bansa at hindi raw ito ina-expect ng mga fans. Mangyayari daw ito next year. Kung ating matatandaan, una nang na-postpone ang pag-host ng Pinas ng Asian Volleyball Championship at nakaschedule nga ito sa darating na May 2022. Huwag nating kalimutan na meron pang isang malaking event na nakaschedule din next year. Ito ang Southeast Asian Games na gaganapin nga sana sa bansang Vietnam. Kamakailan lamang ay na-postpone ulit ang SEA Games dahil nga sa pagtaas ng COVID cases sa Vietnam. At usap-usapan din kung kaya nga bang ituloy ng Vietnam ang hosting nito. Dahil sa mukhang hindi naman kasama sa mga top priority ng Vietnam ang pag-host ng SEA Games, sa tingin niyo ba, ito ba ang tinutukoy ni Tad Susara na malaking event na gaganapin sa bansa next year? Kakayanin ba ng Pilipinas na maging host country ulit ng SEA Games? At para po maging updated kayo sa kasagutan tungkol sa nasabing tanong, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aming channel. At para po sa inyong opinion and reactions regarding the said topic, pwede po kayong mag-iwan ng inyong comment sa comment section.